Hi vlog, welcome to my guys. Hindi, joke lang guys, kamusta kayo? Ngayong araw nga pala guys, ay papasok tayo sa trabaho. Kagising nga lang pala ni Bochog niyan guys, kaya ang lungkot ng muka. Medyo maaga nga pala akong umalis na ito dahil medyo malayo nga yung trabaho namin. Siyempre bago umalis, kiss muna tayo kay Mami Cherry at saka kay Bochog. Halata naman kay Bochog, nakulang pa sa tulog guys, ay medyo inaantok pa eh. Araw pala ng tapon ngayon guys ng mga plastic bottle natin, kaya bago ko umalis dyan tinapon ko muna. Itong video nga pala na to guys ay nung araw pa ng Miyerkules, kaya nga lang hindi ko siya na-edit dahil pag uwi ko ang sama ng pakiramdam ni Mami Cherry. 6:23 pa nga lang na umaga yan guys nung pinarking ko yung bike ko, kung sa Pilipinas naman mga 5:23 pa lang ng madaling araw. Bali ang biyahe nga pala natin ngayon guys medyo malayo, siguro kulang-kulang 2 oras. Sakto nga pagdating ko dito sa station dumating na kagad tong train na sasakyan ko. Bali, papunta nga pala ako nito sa Yokohama para mag-nori kayo doon kasi lilipat na naman ako ng ibang station nito. 2 lipat kasi yung ginawa ko nito nung pumasok ako eh. Kahit sobrang tagal ko na nga pala dito sa Japan guys, naliligaw pa rin ako minsan dahil nga sobrang daming linya dito na pwede mong sakyan. Simula Yokohama naman, sumakay naman ako ng train ulit papunta naman dito sa Hiratsuka station. Pagkababa ko naman dito sa Hiratsuka, bumili muna ako ng lunch ko guys, yung pagkain ko sa tanghalian. Dahil doon sa trabaho namin, medyo malayo yung konbini kaya sayang yung oras kapag ka naglakad pa ako para bumili. 6:00 pa nga lang ng umaga guys nung umalis ako sa bahay namin, pero nakarating ako dito sa trabaho namin 8:00 na mahigit. Diba, ang layo. Pero okay lang yan guys, ganun talaga dito sa trabaho namin, paminsan-minsan medyo malayo yung biyahe namin. Bale, ito pala guys, break time na namin to at naglakad muna ako dito malapit sa trabaho namin, naghahanap kasi ako ng vending machine. Medyo nakakatuwa nga dito sa lugar na to guys dahil nga medyo maraming puno. Napansin ko nga sa lugar na to guys, napakadaming public toilet. Ito kasing harap ng trabaho namin, mayroong soccer stadium. Kaya tuwing Sabado daw ata guys ay napakadaming tao dito dahil nga may naglalaban ng soccer. After 5 minutes nga ng paglalakad guys, ito nakakita na ako ng vending machine at ang binili ko nga dyan yung lemon CC. Napakasakit kasi nung singaw ko guys, kaya yung araw na yan lemon CC yung binili ko kasi vitamin C to eh. May nakita akong half court na basketballan dito, may mga naglalaro nga, gusto ko nga sana makitira dyan, kaya lang ang dumi ng suot kong damit eh. Bala, ito guys, lunch break na nga pala namin. Ito yung tinanghalian ko, yung katsudon. Hindi ko na nga rin pala naipakita sa inyo kung ano yung ginawa namin sa trabaho dahil yung araw na yan guys ay medyo busy kami. Pero ikwento ko na lang sa inyo guys, yung ginawa nga pala namin dyan eh, nag-check kami ng mga tiles. Yung mga tiles na may mga crack na, tapos yung mga dapat palitan na, yung may mga damage sa loob. Back to work na guys. Ano na, 3:30 na ng hapon. So, sangat-sat kalahating oras na lang uwian na. Konting kembot na lang. So mamaya na lang guys, update ko na lang kayo kapag kauwian na namin. Ito pala yung makikita nyo yung view guys sa may malapit sa trabaho namin. Makikita nyo dyan yung malaking soccer stadium dito sa may Hiratsuka. Tapos marami ding mga puno at maliliit na bundok. Medyo maaga nga kami umuwi ngayon, mga alas 4 pa nga lang. Hinatid na ako ni boss at saka nung kapatid niya dito sa may station. Kaya nakatipid na nga rin ako sa bus dahil nga hinatid na rin ako nila boss papunta dito sa may station nung pauwi na kami. Sa mga oras na to guys, medyo nagmamadali nga rin ako mamalengke nito dahil nga si Mami Cherry ay masama daw yung pakiramdam. Kaya nga bago nga rin ako umuwi, namalengke ako ng konti tapos binilang ko na rin siya ng mga orange dito at saka ng juice para pagkatapos tapos niyang kumain ng kanin eh, makain niya. Muli nga rin pala ako dyan guys ng giniling na baboy at saka sukal na pula. Kasi yung araw na yan ay gumawa ako ng ano, skinless langgonisa. Tapos binilang ko na rin ng pasalubong yung 2 bata, si Saori at si Seichi. Binilang ko lang sila ng Yakult at saka netong parang jelly stick. Pagka uwi ko nga sa bahay, nagsusumbong agad si Ate Saori. Masama nga daw yung pakaramdam ni Mami Cherry at nilalagnat. Buti na nga lang ito si Bocho guys, kahit may lagnat si Mami Cherry ay nakikisama. Hindi nga raw umiyak yan maghapon guys, tapos nandyan lang sa may gilid ni Mami Cherry nanonood ng TV. Kaya naman kahit papaano ay hindi na rin masyado nagpabantay kay Mami Cherry. Bali, binilang ko nga rin pala si Mami Cherry guys nang sa lompas dyan at saka gamot niya sa sakit ng ulo. Hindi ko na nga lang din nga sinaya video dahil nga nagmamadali na rin ako. Pagka uwi ko nga, pinainom ko muna ng juice tapos pinunasan ko yung buong katawan tapos pinakain ko na rin ang kanin. Pagkatapos ko naman pakainin si Mami Cherry, naligo naman ako dahil nga galing ako sa trabaho niyan. Tapos pinainom ko na nga rin siya ng gamot at pinakain ko na tong orange na binili ko sa kanya. Siya nga pala guys, first time ko nga pala gumawa na itong skinless longganisa. Kung gusto nyo nga pala matuto na ito, panoorin nyo lang sa YouTube. Kasi ito guys, ginaya ko lang sa YouTube to kay Panlasang Pinoy. Ganito ko nga lang pala siya kinorte guys. Kumuha lang ako ng sarang wrap tapos ginamitan ko lang ng card. Tapos ito na, ganito na yung kalalabasan niya para talagang skinless longganisa yung korte. Mga 400 grams nga lang yung ginamit kong giniling dito. Nakagawa na ako ng 15 pieces. Katapos ko naman gumawa ng longganisa, hinilot ko naman yung buong katawan ni Mami Cherry tapos nilagyan ko nga ng salompas. Pero ngayon nga guys, wag na kayo masyado mag-alala at okay na si Mami Cherry, wala na siyang sakit ngayon. Dahil nga yung video na to ay nung Miyerkules pa. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo next video. Tiyane, mata ne, arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.